Let's all stand and let us sing the entrance hymn. Good morning, brothers and sisters.
With Padre Pio, let us gather and pray together in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, as the Blessed Mary, ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Look kindly, Lord, we pray, on the devotion of your people, that those who have by self-denial are restrained in body may, by the fruit of good works, be renewed in mind. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of prophet Jonah. The word of the Lord came to Jonah a second time. Set out for the great city of Nineveh and announce to it the message that I will tell you. So Jonah made ready and went to Nineveh according to the Lord's bidding. Now Nineveh was an enormously large city. It took 3 days to go through it. Jonah began his journey through the city and had gone but a single day's walk, announcing, 40 days more and Nineveh shall be destroyed. When the people of Nineveh believed God, they proclaimed a fast, and all of them, great and small, put on sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in the ashes. Then he had this proclaimed throughout Nineveh by decree of the king and his nobles. Neither man nor beast, neither cattle nor sheep shall taste anything. They shall not eat, nor shall they drink water. Man and beast shall be covered with sackcloth and call loudly to God. Every man shall turn from his evil way and from the violence he has in hand. Who knows? God may relent and forgive and withhold his blazing wrath so that we shall not perish. When God saw by their actions how they turned from their evil way, he repented of the evil that he had threatened to do to them. He did not carry it out.
The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, a heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. Have mercy on me, O God, in your goodness, in the greatness of your compassion, wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt, and of my sin cleanse me. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. For you are not pleased with sacrifices. Should I offer a burnt offering, you would not accept it. My sacrifice, O God, is a contrite spirit. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah, they repented, and there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay natitipon, mga kapatid, sa umagang ito dahil tayong lahat ay mahal ng Diyos at yan ay patuloy na pinararamdam sa atin ni Padre Pio.
Sabihin nyo sa katabi nyo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Palakpakan natin mga kasama natin ngayon. Tayo po ay nasa Lenten season, nasa panahon ng Kwaresma, nasa panahon ng pagninilay, pagdarasal, pag-aayuno, pagpipilgrimage, pagbibisita iglesia. Kaya tayong lahat narito ngayon sa National Shrine ni Padre Pio dahil iisa ang ating layunin, ang dalawin si Padre Pio at dalawin ng Diyos sa dambanang ito. Siguro po dun sa mga pilgrims, nagtataka kayo, bakit napakaraming gwapong pari ngayon? Huwag na kayong tumutol. Bakit maraming mga naka-ID? Ngayon po kasi ang closing mass ng tatlong araw na National Assembly ng mga shrine rectors and ministers sa buong Pilipinas. Kami rin po ay naglalakbay katulad ninyo dito sa Padre Pio. Palakpakan naman natin ating mga member ng National Assembly ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. Kaya sama-sama po tayo ngayon dito, nagdiriwang ng banal na misa, nagpapasalamat sa Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma. At mga kapatid, sa Ebanghelyo, narinig natin na hinahanapan ng palatandaan ang ating Panginoong Jesucristo. Ng palatandaan na siya na nga ang Mesiyas, na siya nga ang tagapagligtas. Kaya medyo asar o hindi natutuwa ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat mga kapatid, si Jesus mismo, ang ating Panginoong Kristo, ang napakalaking tanda ng Diyos, ang napakalaking tanda ng pag-ibig ng Diyos na nasa harapan nila. Hindi na nila kailangan maghanap pa. Si Jesus ang mismong tanda at palatandaan ng pag-ibig ng Diyos. At sa ating panahon, nakakatagpo natin si Jesus sa banal na Eucharistia, sa mga sakramento ng ating pananampalataya. Nakakatagpo natin, mga kapatid, si Jesus sa kanyang salita, sa Biblia, sa mga pari, sa kapwa natin laiko, sa mga dukha. Nakakatagpo natin, mga kapatid, ang Diyos sa ating mga dambana, sa ating mga shrines, sa ating mga basilikas. Kaya nga tayo pumupunta sa mga dambana katulad nito dahil alam natin nandito ang Diyos. Human as we are, kailangan natin ng palatandaan, ng mahahawakan, ng makakapitan para maramdaman natin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tinatag ni Jesus ang mga sakramento upang hindi na tayo maghanap pa ng iba. Nandyan lalong-lalo ng sakramento ng banal na Eucharistia para bilang tao na naghahanap ng tanda, naghahanap ng makakapitan upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Sa banal na misa, sa mga pagdiriwang natin sa simbahan, sa ating mga dambana, nakakatagpo natin si Kristo. Kaya maling-mali bilang mga Pilipino na tayo naghahanap pa ng mga milagro. Maling-mali na tayo mga Pilipino sobra tayong madaling maloko sa mga sinasabing fake apparitions. Sapat na mga kapatid, ang mga sakramento ng ating pananampalataya. Sapat na mga kapatid ang ating mga dambana upang makatagpo natin si Jesus. At hindi ba sabi niya, anuman ang gawin mo
sa pinakamaliit na ito, sa mahirap, sa mga dukha, sapat na para makita natin si Jesus. Sobrang dami ng mahirap sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung matalas lang ang ating mata, sobrang daming Kristo sa paligid natin. Ang tema po ng National Assembly ng mga Shrine Rectors and Ministers sa mga Dambana ay ang Dambana daw ay House of Prayer o Bahay Dalanginan. At ito rin daw ay sentro ng kawanggawa. Alam na po yan nating lahat bilang mga rektor, bilang mga ministers, bilang mga pilgrims, na kaya nga tayo pumupunta sa mga dambana dahil alam natin yun ay House of Prayer. Tahanan para magdasal. Kinakatagpo ng tao ang Diyos sa mga dambana. Kinakatagpo ng Diyos ang tao sa mga dambana. At sabi nga ng aming dating obispo, si Bishop Gabby Reyes, ang mga dambana daw ay mga lugar na hinalikan ng Diyos. Places kissed by God. Kaya daw tayo balik ng balik doon kasi hinalikan yun ng Diyos. Katulad ng bundok na ito, sino mag-aakala na magkakaroon ng napakalaking dambana dito ni Padre Pio? At sino mag-aakala na maraming biyayang tatanggapin ng mga tao na pumupunta dito? Dahil yan sa halik ng Diyos. At dinagdagan ko po yun, kung yung dambana, mga kapatid, ay hinalikan ng Diyos, tayo ding pumupunta sa dambana. Pag tayo nag-aalay ng kandila, kapag tayo nag-aalay ng bulaklak, kapag tayo nagdarasal, kapag tayo lumuluhod, tayo din ay hinahalikan ng Diyos. Tayo din ay niyayakap ng Diyos. Kaya nga tayo nagpapabalik-balik dun sa dambana. Sa Antipolo, pabalik-balik yung mga tao sa ating international shrine, sa mga iba pang dambana sa Pilipinas. Bakit? Kasi nararamdaman natin yung yakap ng Diyos. Amen? Kapag hindi mo naramdaman yung yakap ng Diyos at halik ng Diyos sa dambana, may mali sa dambanang iyon. Magagawa lang natin ito, mga kapatid, at mapapanatili natin ang ating mga dambana bilang bahay dalanginan at bilang lugar para sa kawanggawa kung tayo'y magpapatuloy mag-ayos ng ating mga dambana. Tatlong M at tatlong bagay yung gusto ko pong ayusin natin bilang mga rektor, bilang mga shrine ministers, at bilang mga pilgrims. Una, palingin ko po, dapat ang ating mga dambana ay maging maayos at maging malinis. Hindi bali ng luma yung dambana, hindi bali ng walang pampagawa. Ang mahalaga, maayos yung dambana at malinis. 2017, naimbento ko yung panglinis ng kisame na lobo lang. Lobo, para mawala yung mga agaw. Buti na lang walang agaw dito. Kundi mabubuko natin yung Padre Pio. Di ba maraming simbahan na pakaraming agaw kasi hindi raw malinis. Lobo lang. Kayo mga pilgrims, di ba? Pupunta ka ba sa simbahan? Pupunta ka ba sa dambana na magulo? Na hindi malinis? Mapapanatili natin na ang ating mga dambana, mga kapatid, ay House of Prayer kung ito'y maayos at malinis. Ikalawa, mapapanatili natin ang ating mga dambana na House of Prayer at Center of Mercy, Works of Mercy, kung meron tayong maayos at masisipag na mga members ng ating Shrine Ministry. Palakpakan niyo naman mga sarili niyo. Sure ako, maayos kayo at masipag. Maayos at masipag.
Meron kasing masipag pero hindi maayos. Alam niyo yung tinutukoy ko. Marites, pasaway, nagseserve hindi para sa dambana, hindi para sa patron, para sa sarili. Kaya pag walang posisyon, ayoko na. Buisit yung paring yan, pinalitan ako. 25 years pa naman ako dito, magdusa siya. Buisit na rektor yan. Maayos at masipag na ministries, ministry members, na ang layunin ay mag-serve. Ang layunin ay gumawa ng mabuti sa dambana. Ang layunin, mga kapatid, ay tulungan ng rektor, tulungan ng simbahan kung paano yung mga devotees, kung paano yung mga pilgrims ay mapaglilingkuran. Hindi lang dahil sa posisyon. Kaya nga dapat laging pinapaalala sa mga ministries, serve lang ng serve. At alam niyo ba yung maayos at masipag na members ng shrine, alam niya ang ginagawa niya ay papuntang langit. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, lahat ng ito papuntang langit. Go. Mauna ka na. Joke lang. Palakpakan natin ang mga kasama natin. Dapat alam mo yon. Mananatili tayong maayos at masipag na ministries, ministry head, members. Alam natin yon. Alam nyo, kung lahat ng nagseserve sa simbahan, alam na siya'y pupunta ng langit, walang magiging pasaway. Hindi mauubos ang buhok ng rektor sa mga nag-aaway ng mga ministries, sa mga nagpapayabangan. Pangatlo, kailangan natin ng maayos at maliwanag na pananalapi sa mga dambana. Maayos at maliwanag na pananalapi sa mga dambana. Hindi tayo makakakilos kung walang maayos at maliwanag na pananalapi. Hindi tayo makakapagpagawa ng simbahan kung di maliwanag ang ating pananalapi. Hindi natin magagawa ang works of mercy, ang kawang gawa sa ating dambana, mga kapatid, kung merong corruption sa ating simbahan, sa ating dambana. Pag walang corruption, 100% plus one, makikita niyo, sobrang ganda ng simbahan, sobrang ganda ng dambana, at sobrang active ng dambana, kasi walang corruption. Maliwanag ang pananalapi. Na dapat, mayroong allotted portion ng pondo ng dambana para sa charitable works. Sabi tayo ng sabi, works of mercy. Sabi tayo ng sabi, charge of the poor. Pero tingnan mo yung ating financial statement. Walang pondo para sa kawang gawa. Bato-bato sa langit, tamaan sana. Baka hindi na ako makatayo rito. Kung ako po'y ma-cremate pagkatapos nito, goodbye sa inyong lahat. Kailangan merong pondo para sa charitable works. Gusto natin ng maayos at magandang simbahan, dapat may pondo rin sa liturhiya. Gusto natin ng magandang misa, pero lahat ng ating organista ay volunteer. Gumagastos tayo ng milyon-milyon sa retablo, sa simbahan, sa parking, sa fountain, sa mga gwardiya. Baka ba rin ako mga gwardiya rito ah. Magkano isang gwardiya ngayon sa agency? Pero pagdating sa organista at soloista, wala tayong pera. Humanap kayo ng volunteer. Kaya yung mga misa, sintunado lahat.
Sintunado na si Father, sintunado pa rin yung choir. Pag tinanong mo, bakit wala pong mag-volunteer na kakanta? Mga kapatid na pare at mga kapatid na ministers, kung meron kayong 10 gwardiya na sumusweldo ng 30,000, bawasan nyo ng 2, ipasweldo nyo sa mga youth na walang magawa, walang trabaho, pero marunong tumugtog at marunong kumanta. Huwag kayong umasa sa mga lolo't lolang sintunado araw-araw. Na parang simula January 1 hanggang December 31, mahal na araw ang tono. Para nagpapabasa. Maawa kayo sa dambana niyo. Bakit ko sinasabi to? Ganyan ang dumating ako sa Antipolo. Sintunado lahat. Ama namin na lang, Diyos ko. Iiwanan kayo ni Jesus. Kailangan natin, balansihin natin yung ginagastusan natin sa ating dambana. Dapat i-prioritize natin yung dapat nating i-prioritize. Ang gwardiya natutulog yan. Bawasan nyo na sa gabi. Ipasweldo nyo sa organista. Ipakain nyo sa choir. Marami pa po tayo maiisip na dapat maging maayos at maliwanag ang panalalapi ng ating dambana. Doon sa isang session, tinatanong yung tungkol sa promotion, dapat po may pondo sa promotion. Amen? Simple lang naman. Kanino ba nanggagaling? Kanino ba, sino bang dahilan ba't nagbibigay yung tao ng pera? Dito, si Padre Pio, di ba? Tapos titipirin mo si Padre Pio. Si Padre Pio ang nagpapasok ng pera. Ang bira ng Antipolo nagpapasok ng pera. Tapos titipirin mo. Dapat, kung sino nagpapasok ng pera, siya yung ginagastusan. Amen? Ngiti-ngiti yung mga promotional, mga head ng promotion. Father, sana marinig ka ng obispo namin. Pag nakarating to, tapos na buhay ko. Kaya mga kapatid, tatlo po yan. Magagawa natin ang ating simbahan ay maging house of prayer and center of mercy. Kung magiging maayos at malinis ang ating mga simbahan, kung magiging maayos at masipag ang ating mga servers, at kung magiging maayos at maliwanag ang pananalapi ng ating mga dambana. At lahat ng yan, mga kapatid, ay lalong magpapatibay ng ating mga dambana kasama ang mga sakramentong pinagdiriwang dito ay sobrang napakalaking palatandaan at pamamaraan ng karanasan ng pag-ibig ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos. Please rise. We should pour forth prayers at all times, dear brothers and sisters, but above all in these days of Lent, we ought watch more intently with Christ and direct our petitions more fervently to God. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the whole world, for the whole Christian people, that in this sacred time they may be more abundantly nourished by every word that comes from the mouth of God, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the whole world, that in this lasting tranquility and peace our days may truly become the acceptable time of grace and salvation, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For sinners, the neglectful, that in this time of reconciliation,
they may be returned to Christ. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For ourselves, that God may at last stir up in our hearts aversion for our sins, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Grant, we pray, O Lord, that your people may turn to you with all their heart, so that whatever they dare to ask in fitting prayer, they may receive by your mercy, through Christ our Lord. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection basket. Please all stand. Pray, my brothers and sisters, may sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. We offer to you, O Lord, what you have given to be dedicated to your name, that just as for our benefit you make these gifts a sacrament, so you may let them become for us an eternal remedy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness.
And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks and held as worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her husband, with the blessed apostles and all the saints, especially Saint Padre Pio, who have pleased you throughout the ages, we may marry to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you for your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty, Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Amen.
But the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Mercy.
Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. O God, who never ceases to nourish us by your sacrament, grant that the refreshment you give us through it may bring us an ending life through Christ our Lord. Amen. Magsipo muna po kayo sandali. Sa ngalan po ng bumubuo ng officers and board ng ACSP, taos puso po kaming pasasalamat unang-una kay Archbishop Gilbert Carcera, kay Archb, kay Father Nelson, ang head ng Association of Shrines ng Lipa, kay Father Oscar Oka Aldal, kay Father Abu, sa lahat ng mga pari ng Diocese ng Lipa, sa mga dambanang binisita, sa mga volunteers and staff ng Padre Pio, sa lahat po ng mga nag-serve sa ating National Assembly, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan naman natin sila. Maraming salamat po din sa lahat ng mga kaparian, sa mga kapatid nating rektor ng mga dambana at mga basilika, sa mga shrine ministries na nakiisa sa ating National Assembly. Maraming salamat din po sa ating lay secretary, si Brother Ivan Panganiban, ating lay in charge sa pilgrimage, si Sister Ana Ayo, sa ating SOCOM, si Brother Shane. Sila po talaga ang pagod na pagod sa National Assembly ito. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Palakpakan niyo mga sarili niyo. At salamat din po sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkakaloob sa atin sa tulong ng panalangin ni Padre Pio at ng Mahal na Birhen na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon para makapag-serve. Tandaan po natin para magawa nating House of Prayer and Center of Mercy ang ating mga dambana. Ayusin po natin ito, linisin natin, maging maayos din tayo ang mga lingkod at ayusin din natin ang pananalapi ng ating mga dambana. Mabuhay po kayong lahat. Amen. Magpapasalamat din lang po ako. Unang-una po sa ngalan ng Archbishop of Lipa, Archbishop Gilbert Garcera at gayon din po ng Association of Shrine Promoters and Rectors of the Archdiocese of Lipa or ASPRAL. Sa inyo pong una, pagpili sa Archdiocese of Lipa para mag-host ng 28th General Assembly ng Association of Catholic Shrines of the Philippines. At maraming salamat din po sa inyong pagbisita at pagpunta dito sa aming Archdiocese at sa inyo pong paikisa sa ating 28th Assembly. Lagi pong sinabi ni Father Nante na ito po daw sa ngayon ang biggest attendance ng ACSP Assembly. Pero ito po ay nangyari dahil si Father Nante po at ang kanyang team ay talaga pong nagsikap na maabot ang mga different shrines sa buong Pilipinas. Nadinig po ko po kayo na kay Father Nante na noong siya ay na-elect, para po siyang napaglaruan lang. Pero hindi po siya naglaro. Siya po ay kasama ang kanyang team, ay nagtrabaho, pumupunta sa iba't ibang mga shrines sa Pilipinas, at ito pong attendance na ito ay bunga ng kanilang pagtatrabaho. Palakpakan po natin si Father Nante. Salamat po, Father Nante, sa inyong pagparito. At gayon din po no, sa mga pari na nakarating po ngayon, sa inyo pong lahat, thank you very much. Kung may mga inconveniences man po, pardon us. Patawarin niyo po kami kung may mga pagkukulang kayong naranasan, but think not of the inconveniences.
think of what you have gained from this three-day event. Sabi nga ni Bishop kahapon sa kanyang homily, mas tingnan natin ano yung meron. Ano yung meron? Ano yung nakita natin? Ano yung nakuha natin in terms of experience, knowledge, and new acquaintances? And hopefully, madala po natin ito sa ating pag-uwi, sa ating mga dambana. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po muli, Father Nelson. At pagdasal po natin na sana sagutin tayo ng nililigawan natin na mag-host sa 29th National Assembly sa 2026. Narito po sila. Lagi po sila nagpapapicture sa mga dambana. Lagi niyong maririnig, Diocese ng Malolos, punta na sa altar. Sana sagutin tayo ni Father Dars. Amen! Kaunti lang pong pahabol na announcement para po doon sa ating mga late nakapag-register, no? A few days before ng ating pong National Assembly. Pardon us sa kakulangan po sa t-shirt, no? Nung ating first day, noong Monday, hindi po nabigyan kayo. Pero ngayon pong araw, before you go home, you may approach our registration table. Kayo naman po ay identified, no, with your t-shirt sizes. Pwede po kayo lumapit so you can bring home your souvenir t-shirt. Huli po ay maraming salamat sa inyong lahat. Amen. Please rise. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. For the clergy, you may leave your vestments kung saan po kayo nakaupo. Pwede nyo na pong iwan dyan. Salamat po. Picture taking daw po muna dito po sa harapan. So the after the